Hello, hello po sa lahat. Sana po ay lahat tayo nasa mabuting kalagayan sa oras na ito saan man sunog ng bansa tayo naroroon. Kumusta po kayong lahat? Sana laging nasa mabuting kalagayan tayo. Tara maglaro sa park at makisama sa kambal na ito na magtatakbo dito sa malawak na bakuran namin. Oops, joke lang po, hindi po namin yan bakuran. Yan po ay public park dito sa may area namin, Chulanamdo. Malawak na takbuhan ng mga bata. Kami lang, kaya sinabi kong amin ang park na to, or bakuran namin. Kasi makikita ninyo, ang kapatid ko yung kanina, makita nyo yung nag-selfie doon. At yung kambal na yan, ang patakbo-takbo sa malamig na daan na yan. Ngayon naman ay spring, mainit-init. At lahat na ng tao ay nadadagdagan sa park at sa mga kung saan pupunta. Yung iba ay papalabas na rin ng ibang bansa dahil nga may vaccine ngayon ang COVID. At sana po lahat ay safety. Pero meron na naman tayong bago at nakarating na dito sa Korea. Bakit na naman meron tayong bago? Ano ba itong bago? Tingnan natin kung ano yung pangalan niya. Sana mag-ingat-ingat lang po tayo kung nasaan man tayo kasi hindi natin alam kung saan ang lakad ng virus at hindi nagpapakita ang virus. Always dalhin ang face mask ninyo po at saka face shield. Kung nasaan man kayo na gumagamit ng face shield sa atin sa Pilipinas. Sa Korea kasi ay face mask na ang gamit. Hindi na kailangan yung face shield. At yung mga tao, minimintin na ang social distancing. Pero ngayong mainit-init ang panahon, medyo nawawala-wala na. Kaya ito medyo pataas na pero ang mga positive pero hindi pa naman umaabot ng 1,000 ang positive dito sa South Korea. Hindi pa umaabot 1,000 nationwide. Less than 1,000. Pero sana nga hindi aabot. Kaso lang, sabi ko nga, may bago na naman tayo. At tingnan natin kung anong pangalan. Kasi kanina pa sinasabi ko yung pangalan eh. Kung ano yung pangalan, di ba? Pasensya na po. Ang pangalan ng bagong virus ngayon ay double mutant COVID variant. Saan ito galing? Ang bagong double mutant na variant ng coronavirus ay napansin mula sa sample na nakolekta sa India. At ito po ay nag-umpisa sa India. At ang mga opisyal po ay mga scientist ay sinusuri pa po kung ano ang pagkakaiba ng virus na ito sa COVID-19. Ang bagong variant na ito ay sinasabi ng isang doktor sa India na maaaring mas nakakahawa o kaya ay mag-neutralize ng antibodies. Sana po ang bagong virus na ito ay nasa maganda na pang-neutralize ng mga antibodies sa ating katawan. Pero yung statement po na ito na sinasabi ko ay ilalagay ko sa baba kung saan ko nakuha ang informasyon. Yung link sa baba po sa description natin para po mas maintindihan ninyo. Ang double mutant COVID variant ay nakumpirma sa kauna-unang pagkataon sa South Korea noong April 18 or noong linggo or I should say kahapon kasi Lunes ho ngayon. At may 9 na katao na po ang nahawaan. Sana po ay wala na pong mahahawaan dito. Sana po, sabi nga nila, yung haka-haka nila, kasi hindi pa naman fully steady na pang-neutralize talaga sa ng antibodies natin, I should say, hindi sa virus. At sana nga po, wala na pong mahahawaan. Sana po, tama naman na sana po ito. At sa lahat po sa atin, kahit saan man tayo, lagi po tayong mag-ingat. Kasi hindi po natin nakikita ang virus kung nasaan. Magsuot po tayo lagi ng protection. Magdala ng face shield, face mask, at sanitizer. Sana po, laging safety first bago ang pagsisisi sa huli. At kung di po importante ang paglabas natin, sa bahay muna tayo po.
except po kung talagang yung emergency at kailangan. Alam ko po medyo mahirap ang laging nasa bahay, pero mas mahirap po pag nahawaan tayo. Be safe po lahat sa atin. At sana, hanggang sa sana na lang po. Safety na lang po talaga, wala po akong may ibang masasabi. At sana be kind to others, be helpful to others kahit in a little way po. Example sa pananalita po natin, kasi lahat po tayo depressed, stress, minsan very sensitive, kaya minsan may nasasabi tayong hindi mas maganda sa ating kapwa kasi nga dahil sensitive tayo. Pero sana po kahit depressed tayo or sensitive tayo, ang lalabas pa rin po sa ating bunganga ay nakakapagbigay saya or nakakapanlubag damdamin. Hindi po yung nang-iinis o hindi po yung nagpapagalit sa kapwa natin. Hanggang dito po tayo ngayong oras na to o ngayong araw na to. At sana po ay nakapagbigay po ako ng impormasyon o tulong sa konting paraan. Salamat po sa oras na ibinigay ninyo at sa susunod po na vlog natin. Pasensya po, ito ang background natin, yung dalawang makukulit na kambal na yan. Yan lang po kasi ang magandang isipin natin na kailangan safe tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak, mga pamangkin, o mga kapamilya po. Kaya po yan inilagay kong background para kahit papano po ang safety nila. Kinabukasan nila ang isipin natin, hindi yung saya natin sa ngayon. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kaso po, sana po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, isipin natin yung mga bata sa paligid natin, sa bahay natin. Kasi paglabas natin, syempre hindi natin alam kung ano ang dala-dala natin pagpasok or pagbalik sa bahay natin, or pagbalik sa mga tinutuluyan natin. Lagi nga po, hindi lang po ako nagpapaalala, lahat-lahat po sa atin, palalahanan natin ang ating sarili, na always be safety. Para sa kapitbahay, sa lahat ng nasa surrounding natin, hindi lang po ang ating sarili. Truly. Are you okay? Just go. What is it? What is it, hon? Hmm?